alay ang dalaga. Sinasabi ni Cedric na nakita niya konting daak niya na nire-rape doon sa loob ng kwarto. Paano mangyayari yun? Saan ang unit ni Denise? Ayon sa FBI, makikita dito, wala si Denise sa kodo nang dumating si Cedric. Taliwa sa pahayag ni Denise na naabutan ni Cedric sa Acto Sinabaro na hinahalay ang dalaga. Sinasabi ni Cedric na nakita niya konting daak niya na nire-rape doon sa loob ng kwarto. Paano mangyayari yun? Kumbaga, there's a physical impossibility na makita niya na may abutan siya doon sa kwarto na yun. Ito yung NBINCR, no? National Capital Region. At ito ay galing, no? Galing mismo ito sa condo unit. Kaya ito ay na-review na. Na-review na yan, eh. Ng mga security guard, eh. Nung ipinasa yan, na-review na ng security guard. Kasi nga, pinili lang nga nila yung ipapadala nila. Kaya nga na hindi ko makita yung ano dun eh, yung Calma at saka itong Jed Fernandez kung anong oras pumasok sila. So, yun ang nawawala. Kaya dinimanda yan eh. Na, kinasuhan niyang mga security guard na yan kasi itong video lang nito ang inano nila. Kaya alam nang ano yan kung nagkisinungaling or kasi sila nagpasa ng ano na yan ng video na yan. No? Sila ang nagpasa sa NBI, no? So alam nila kung ano nilalaman ng video na yan, kung nilo, kung inano yan, kung yan ay pin-splice ba yan or ano, no? So ano naman ang dahilan, no? Para splicing yan ng NBI. Ano pakialam ng NBI dyan? Pag in-splice mo yan, siyempre, aangal yung mga guard. Eh, kampi nga sila. Parang kumakampi nga sila dito, eh. Kaya nga sila kinasuhan ng obstruction of justice, eh. Tapos i-splice nila yung bibigay nila. Di ba? Pwede sana nagsalita na sila, in-splice yung video, hindi yan ang totoong video. Wala naman silang ano, eh. Sila nga kinasuhan. Mayroong video na hindi sila pinapasummon yung video, may maraming video silang hindi binigay, hindi sinurrender. O bakit din nila sinurrender? When in truth and in fact, si Denise is nasa labas na. Simula 10:43 p.m., magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Cedric, si Ferdinand Guerrero at isang hindi kilalang mama, isang kinilalang alias Mike at ang kapatid ni Cedric na si Bernice Lee. 10:59 p.m., magkasama ang lumabas si Cedric at Bernice. 11:01, nakuna na bumalik si Denise. Bumalik sila. Kasama niya noon si Cedric at Bernice sa kabuwa. Mahigit 30 minuto na natili si Navarro sa condo unit hanggang sa ibaba siya ng grupo ng 11:13 p.m. Ayan o, yun yung pagkakamali nila. Diyan siya nagkamali eh. Kaya sasabit dito ang mga gwardiya. Una, may baril. Paano nakapasok yung baril? Pangalawa, bakit tiniya nila na may tao na nakatali ang putang inanilabas sa condo unit nang walang ano, di ba? Dapat sinurrender nila eh. Kaya tama yung kidnapping dyan, yung mga illegal detention dyan. At saka deprive of liberty, no? Gusto siya intentional na siya ay itakutin. Kasi ang lalaki ng katawan, nakaredy na ang lalaki ng katawan, no? Barkada niya na yan. Eh, martial art expert yun eh. Di ba? Mga mixed martial arts expert to, mga martial arts, malaki ng katawan, no? Oh. Ito po yung... Parehas malaking katawan, dalawa, oh. Talagang planado, tapos may duct tape na kagad silang dala. Si Bong, allegedly sinasabi niya nakatali na siya. Oh, bakit doon galing? Nakapalibot kina Baro, sina Denise, ang magkapatid ni Lee, at iba pa nilang kasamahang nakitang umakyat ng kodo. Naroon din si Zimmerance, ang kasamahan nila Cedric na martial arts expert daw. Oh, martial arts expert, ang laki ng katawan, no? Pero may kasamang dalawang lalaking hindi rin nakita sa CCTV. No. Yung dalawang yon, yun ang hindi natin talaga malaman kung paano hindi nila binigay yung video nun eh. So, paano, yun ang malaking palaisipan dito. Maraming madadamay, Dennis, dito. Mauungkat lahat yan. Yung dalawang Calma na eh, saka Jed Fernandez, ginawa mo pa siyang testigo. Ang pagiging problema ng Jed Fernandez na to, ay hahanapin yung video niya. Kasi nag-testify siya eh. Paano siya nakapasok dito? Eh, ibig sabihin, kasama talaga siya dyan.
yung dalawang lalaki. Oh, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Bong Navarro. Nakasama talaga yung Jed Fernandez. Then, hindi inabot ng camera rito yun eh. Oh, eh, sinalam mo siya as witness. O, oh, hindi sabit ka dyan. Di ba? Eh, yun ang ginawa niyang witness, yung Jed Fernandez. Hindi na nga siya kasama dyan sa video dyan eh. Sila nga yung missing eh. Yung Kalma, yung JP Kalma, tsaka itong Jed Fernandez na ito, sila yung wala. So, yan ang nawawalang video. So, pag yan ang ginawa mong testigo, mauungkat kung nasa anong, or mauungkat yan, bakit wala? Madadamay na naman yung mga gwardiya dyan. Kaya ito, maraming madadamay dito. Oo, maraming madadamay dito sa pag-testify ni Jed Fernandez. Kaya kung ako kay Jed Fernandez, ha? Kung wala ka rin lang sasabihin, ano, na katotohanan, ang perjury na yun, nasa 10 years na yan, magmamaximum ka dyan. Kasi, reclusion perpetual itong inaano nyo eh. Kinakaso nyo sa tao eh. Kaya kung magte-testify ka, siguro mag-isip ka mabuti ng maraming beses. Dahil wala ka sa video. Alright? Wala ka sa video eh. Oh, isipin mo mabuti yan. Kaya hanapin yung video dyan, kung ano-ano dyan. Doon, lalabas dyan kung nag-rent ba kayo dyan o ano. Oh. At madali na lang, ni Bong. Christopher Roberto, good afternoon, Sir Perdy. God bless you always, no? Hi, Darillano. Kung hindi tayo mapatuloy na ito, no? Pero pagka ako pinutulan ng internet, wala akong magagawa. Ay, siya. Tama ka, Sir Perdy. Baka nauna na sila sa taas. Yung dalawa hindi nakita. Hindi nakita sa CCTV, eh. Hindi, talagay ko, hindi talaga maaring hindi binigay ng mga gwardiya. Kasi mga gwardiya ang nagbigay ng CCTV. Kaya nga dinimanda rito ang gwardiya. Obstruction of justice. Matapin na sa Perdi, sana po makapag-isip-isip si Denise ng kapag-ayos na lang siya kay Bong. Nakikipag-ayos naman sila Bong ang ayaw. So, Eloisa Reyes, tama ka rin yan. Thank you. Yung mga moderator natin, Chris Roberto. Christopher Roberto, God bless you. Yun ang dapat i-consider dito, no? So, kung magte-testify itong si Jed Fernandez, mag-isip kang mabuti, Jed Fernandez. Baka mamaya, worth ba na magsalita-salita ka dyan? Di ba? Baka madadamay dyan si Kalma. Kasi kasama mo si Kalma eh. Si JP Kalma. Hindi pwedeng hindi isumon si Kalma dyan. Kasi dalawa kayong wala sa CCTV. Yung sasabihin mo, pwede kang ispay sa ilalim, no, sa lie detector test. Hindi pa kayo, hindi tapos yung, matagal yung kaso na to, kala mo. Kasi test, witness ka eh. Mayroon tinatawag na, bukas na, ba't huwag niyo akong abalahin? Doon na kayo. Eloisa Reyes, good afternoon, Sir Perdy. Sana po makapag-isip-isip. Yes, si Denise mukhang hindi na yan na-attend eh. Kasi alaman niya na 10 years ang perjury. Kaya isip-isip din, ano? Kasi dito, sa mga video na hawak, talagang mahirap, hindi kayo makaano dito. Tsaka sa ano niyo sa complaint niyo, tatlo binago-bago. So sablay-sablay eh. Kailangan ano niyo pag-aralan niyo mabuti yan bago kayo tumistigo sa kaso na ito. Mismong si Topacio nangayaw dito eh. Matalinong tao yan, Ferdinand Topacio. Umayaw eh. Sabi niya hindi ako kasali diyan, ha. Malinis ako. Hindi ako, ayaw sumabit eh. Di ba? Abogado na mismo yun. Oh. Yung lolo, gusto na nga makipag-ayos. So, huwag niyong ipasubo itong mga tao na ito. Kasi alam mo, Jed Fernandez, pag oras na tumistigo ka, ang sasabit dyan yung mga gwardiya ng condominium. Kasi wala ka sa CCTV. Paano wala ka? Di ba? Obstruction of justice yun. Nagte-testify ka, wala ka sa CCTV. Wala ka sa CCTV, so dalawa kayong wala sa CCTV. Yung Kalma, JP Kalma. Kasama mo eh.
Oh. Mahahatak din yung pangalan nun. Isosummon yun, kakounterin ka kung ano yung sinasabi mo, ilalay detector test kayo, dalawa, kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. So, pag ikaw na patunayan na perjury yung ginagawa mo, 10 years yan. Plus damages. Iyan ang kakaharapin mo dyan. Tanungin mo yung mga abogado mo. Binago na yan, ha? Baka hindi alam ng mga ano. Nung pinag, ano ko dito, si President Duterte ang nagbago niyan. Pinataas niya yung perjury. So, isip-isip ka din, ha? Bago ka tumistigo, pag-aralan mo mabuti, baka mamaya, biglang nag-squeal yung palma, yung kalma, at nag-state witness yon, tapos kayo dyan. Isa lang ang mag-state witness sa inyo dyan, eh. Isa lang ang umiyok dyan. Sabihin niya, iyo ko na, hindi ko na ako kaya. Ako, sino ka? Si JP Kalma po. Hindi yung ganun, totoo yung sinasabi ni ano, ganito, o patay. Di perjury ka doon. So, isip-isip ka rin pag may time, no? Bago ka tumistigo. Makit ng kondo bago dumating si Navarro. Hinala ng FBI. Posibleng nasa itaas na ang dalawa bago pa dumating ang aktor. May dalawang lalaki na lumabas doon sa room ni Miss Dennis. So, ibig sabihin, andun na sila ahead of the Mr. Bong Navarro and the group of Setri. Ando doon na. Ano ng FBI sa pamunuan ng kodo ang makakuha ng CCTV bago pa dumating si Navarro para malaman kung anong oras dumating. Ayan, iyan ang hindi nila binigay. Kaya sila sinampahan ng kaso. Hindi nila binigay yan, eh. So, yun lang po muna mga kapatid, no? Mahaba kasi ito. Pero matatapos natin to. Kasi dinidiscuss ko din yung resolution, eh. Itong video at saka yung mga sinasabi nila, itinatama ako dun sa complaint sheet ni Dennis Cornejo at saka yung testimonya ni Bong Navarro. So, yung nakita sila sa second floor elevator, parehas nilang sinabi yun. Both Bong Navarro and Dennis Cornejo, sinabi na nakita sila sa elevator. So, tama yung video, nakita nga sila ron. Walang nagsisinungaling sa kanila ron. Ano? So, pagdating lang doon sa kwarto, yung rate, eh, 1 minute lang, eh. Tama, kung titignan mo yung video, tama si Navarro. Umalis agad. Pagdating niya doon, umupo siya at inilagay niya yung sa lamesa yung pagkain at nakita niya umalis, lumabas na si Denise, no? Tapos may lalaki nang dumating. Tumutugma ito sa video, yung testimonya ni Bong Navarro. So, yun, dun tayo dun magkakaproblema kayo dyan. Ewan ko kung anong testimonya ni Jed Fernandez dyan. Pero si Jed Fernandez, ayon sa resolution, siya yung, di ba diniscuss ko yon nung nakaraan, ano, araw, no? Panoorin nyo na lang. O ulitin ko na lang bukas sa mga hindi pa, para magduktong-duktong. Kasi hindi, ngayon ko lang din na unti-unti na liliwanagan tong kasong to. Huwag po natin kalimutan mag-like. Tulong natin may-ari ng channel. Thank you, Gani Rosales. No? Si Gani Rosales po ang ating mabait na sponsor, no? Na kung saan po ay palagi yun na tulong sa atin, ano? Kung ano man, ano. At bago tayo mag-ano, panapos, eh, gusto ko munang i-share, no? Yung kanyang business, no? Itong tinatawag nating catering services, no? Meron siyang catering services sa Batangas at napakabait ho ng mama nito. Dapat lang talaga sa kasuhan sila mga guards. Well, look forward again. Hindi, kaya sila kinasuhan, obstruction. Hindi nila, ayaw nila ibigay yung CCTV. Ayaw nilang ibigay, eh. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang talagang tama dito, para hindi na sumabit itong kalma. Alam mo, kalma, pagka nag-testify si Jed Fernandez, mababatak ang pangalan mo dyan. Kasi dalawa kayong wala sa CCTV. Magkasama kayo, eh. Ganis Event Catering Services for Inquiries, please contact 0999-414-6647, 0918-686-4184, 305-811. Yan yung Facebook niya, Gani Rosales, Egan Rosales. Napakasarap po magluto nito. At maganda yung kanyang mga equipments, no? All throughout the Batangas po ang kanilang mga kinikater, no? Kompleto ito ng gamit.
may truck ho ito, may kompleto ito, kung anong kailangan yon, at magaling sila mag-design, no? Kung anong klaseng executive design or corporate design, lahat po ng design na gusto nyo, bibo, binyag, kasal, lahat po. Lahat ng mga catering na kailangan po ay pwede nyo lapitan, no? Si Gani Rosales. Heidi, God bless you, Gani. Ayan. Ayun lang po muna, no? At inabot na tayo ng oras. Dito po ay sa video na ito ay unti-unti nating naliliwanagan ng inosente, no? Inosente talaga. We're proving the innocence, innocent, no? Innocence of Bong Navarro. Ayon dito sa testimonial evidence na sinubmit. Kasi dito tatlong beses nagpapalit-palit ng testimonya si Denise, no? At ewan ko lang, si Jed Hernandez, mag-isip kang mabuti. Baka kala mo ang perjury ay 6 taon lang. Yun lang yung minimum. Dahil itong kasong ito ay reclusion perpetua, maximum ka dyan. 10 years ka dyan. Pag kinounter yung affidavit mo ni Kalma o ng mga kasama mo, halimbawa, meron diyang si okay si Dennis mismo nag-retract. Sinabi niya na hindi naman talaga 'yung nangyari ito, ganito, nagsalita siya. Lahat ng testimonya niyo diyan, sabit 'yan, perjury, lalabas 'yan. Kaya very unstable ngayon si ano, kasi Christian na siya tapos may master's degree. Pero pwede na ito naano ng Panginoon Diyos to, nahipo ito. Pag ito nagsalita at hindi tumugma sa sinabi niyo, perjury po 'yan. Kaya mag-iingat din kayo. Kasi pagka ito kinross examen, pinagandaan dito ng mga abogado ay si Denise mismo. Pag ito oras na nahuli, nagpe-perjury si Denise, sabit lahat kayo ng mga testimonya niyo. Perjury yan. Kaya ngayon pa lang, pag-aralan niyo mabuti kung worth ba na magsinungaling. Or ano mo worth? Buhay niyo para dito? So, pag-aralan niyo mabuti. Kung worth it ba na isugal nyo ang inyong buhay, no? Yung inyong kalayaan, no? Yung inyong pangalan, para dito lang, no? Sa ganitong mga pagkakataon. Kaya, magpag-aralan nyo rin. May utak kayo. Diba? Yung pamilya ni Jed Fernandez. Tayuan nyo yung tao. Kasi, pag once na nagkaroon ng cross-examination dito at nahuli na nagsisinungaling si yan ang didikdikin nila, eh. Si ano, lahat na ng testimonya nyo dyan. Wala na yan. Mababasura lahat yan. Nakisinungaling si Denise. Nakisinungaling din yung mga kasama ko. Sir, umamin. Hindi naman talaga yun. Oh. Eh, wala na. Yung, di pa paano yung mga nagtestimonya na nauna? Di ba? Kasi hindi pwedeng hindi ka ikakrak dyan. Eh. Ikakrak ka dyan sa psychological warfare yan. Kahit ano pang training mo dyan. Pagka binanata ka ng Panginoon Diyos dyan. Hinipo ka ng Panginoon Diyos. Binanggit yung mga Christian community na ganyan. Mag-iiba na ang tono ni Denise. Maaari makapagsabi niya siya katotohanan yan. At yung mga pahayag mo dyan, Jed Fernandez, ay baka sumabit ka ng perjury. Isipin mo mabuti. Yung pag-aralan mo mabuti yung iyong sasabihin. No? Bilang mag-testify ka. Pag-aralan mo. Mag-isip ka mabuti. Yung si Ana Roma, hindi na umatin. Ano na yun? Wala na yun. Kumbaga, tahimik na buhay nun. Why? Hindi siya umatindi. O ano pakialam niya doon? Wala na. Hindi na siya nakatindi. So, tahimik na buhay niya. Kaya ikaw, Jed Fernandez, paano kung magkasabitan? Isipin mo mabuti. Isip din pag may time. Yun lang yun. Payong kaibigan lang ni Bardia. Pag-aralan mo mabuti. Gani Rosales, no? Eloisa Reyes, thank you po sir for more power and subscriber. Thank you. Eloisa Reyes. Salamat sa iyo. At of course, good evening sir, Pers, Karikawa News TV. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay, no. Pasensya na kayo kanina at nawala yung ating internet, no. Pero tayo po ay patuloy po na maglilingkod para sa bayan. Ha? Thank you so much. Love you all. Mahal ko po kayo. At yung mga babiyahe po papunta probinsya, mag-ingat po kayo, ha. Dalangin ko na walang masaktan sa mga katropa natin, mga katrending natin, ha. Mag-iingat kayo, magdadasal kayo at magtitiri kayo ng kandila, no? At magsasaboy din kayo ng asin, mga kapatid.
kasi mga kaluluwa baka sumama sa inyo. Pagpunta naman sa cemetery, no? At papanalangin ko ang mga kaluluwa, no, ng mga yumao, ninyong mga kamag-anak, no, na sila ay maging nadudon sila sa maayos na kalalagyan, no. Yung mga departed loved ones natin, no, ay huwag nating kakalimutan na ipanalangin sila. At magluto tayo ng mga paborito nilang pagkain. Kayong sa nanay ko, yung Inday-Inday, namimiss ko siya. Nakakaiyak, no? Kasi mahal ko yung nanay ko ngayon. Paborito niya yun tuwing November 1. Naalala ko, nung malit pa ako, nagluluto siya ng manok, no? Yung buong manok. Tapos may mga tabako. Hindi ko pa maintindihan ng bata pa ako yun, eh. Tapos may Inday-Inday. Yung Inday-Inday yung ano yun, eh, yung parang palitaw, bilog na ganoon, tapos lalagyan mo ng matamis na parang may baon ng Inday-Inday yun. Pang Bisaya yun, eh. Ayun ang inaanda namin. Parang namimiss ko siya. Parang naalala ko sa titirik na kandila, di ba? Tapos manalala. Kami kani, every 6 ng PM, 6 PM, nagdadasal kami. Araw-araw yun. Kaluhod, sakit ng tuhod ko. Kaya ako naglalagay ng unan, eh. Maliit pa ako, ganun na kami. Very religious yung mother ko. So, dasal lang talaga ang power. Power of prayers. So, sana, pagdasal natin din si Francis, no? At saka yung ating mahal na si Bong Navarro, na pati si Rin, no? Sila Dennis Corneo, pagdasal din natin na sana ang grupo niya ay makapag-isip-isip din ng tama. Para din sa kanilang, para yung maging maayos na rin yung takbo ng buhay nila. Worth ba na, di ba? Hindi worth ito, eh. 8 years na ito. Marami nang sinayang to ng pagkakataon at panahon sa buhay natin. Wala naman tayong mapapala. Di ba? Hindi natin madadala yan sa hukay, eh. Yung mga bagay na yan. So, sana maayos din ito. No? Ayun ang dalangin ko naan. Maayos. Karikawan News TV. Thank you, Megalab. Shout out to all. Heidi. Bye-bye, Sir Purge. Take care always. Thank you so much. I love you all. Mama Chup-Chup. Pagpalaing kayo ng Panginoon Diyos. Happy weekend, no? Magkikita tayo bukas, no? Of course. Piyesa sa amin bukas, eh. Ayan, nag-ano na nga. May banda na. Mamimigay ako ng chinelas bukas sa mga bata. Pumunta rito. Ang kukulit sa bata kanina. Andi din na sa ano. Gusto na kunin ng ano. Ayan, piyesta po sa amin bukas, eh. Ayan, ewan ko lang kung naririnig nyo yan. Ayan po, salamat po ng marami. I love you all.